Ito pa isang real talk. Yung tigyawat ka puputok na. Kaya kung ako sa inyo, magbago na kayo. Huwag masyadong kapala ng mukha, magtara din lang kahit konti. Okay? Gandang umaga sa inyo lahat. Bibigyan ko ng isang ultimatum yung mga kapitbahay natin na nasa Pinas kapag tayo ay umuwi. So, isang real talk lang na kailangan nilang malaman. Una, uuwi kami ng Pinas para magbakasyon, mapagpahinga. Hindi para mamudmud ng pera. Alam niyo yon. Pag nakikita nyo isang balikbayan sa Pinas, eh, parang kayong mga may dollar sign sa mata. Yung tipong, hindi nyo muna kamusta yun. Kamusta ang trabaho? Kamusta ang abroad? Pagod ba? Hindi. Kita nyo po lang, okay lang umuwi. Kailan tayo inom? Tanga na nakaka-battrip yung ganon, di ba? Yung bis na kamusta mo muna eh. Gusto mo kagad, makapainom ka? Maalasing ka kagad? Alam mo yun, nakaka-battrip ya yung ganon. Tapos pag may nakita kang tropa na mga kasalubong mo, oy din, no, kailan tayo inom? Puro na lang inom. Hindi man lang pwedeng baguhin na, oh din, kamusta? Ano? Ito may haabot ako sa'yo. Alam mo yung mga something na ganun lang. Talaga ako, ever since ayoko talagang umuwi ng Pinas kasi alam nila lahat na lang nag-a-abroad. Kala mo kumikita ng milyon eh. Hindi nila alam ito. Naglalakad ka sa initan, about 47 o 50 degrees Celsius yung init dito. Hindi nila alam kung ano yung hirap dito sa Middle East. Alam niyo yun? Tapos, uuwi kami ng Pinas. Kalaan nyo, mamimigay kami ng pera eh. Ano kami? Tatakbo kami ng konsehal. Kaya mayor, barangay captain, para mag-mamud-mud ng pera. Hindi ganun. Iba naman, pala nila eh, namumulat ng tsokolate dito. Kita pa lang, pupunta na sa bahay. Chocolate! Kumain na! Hindi nyo ba alam na nagpapadala kami, monthly? Kaya wala kami sinasahod, may matira man lang, o may ipon man lang, swerte na. Pero uuwi kami, sagot namin yung ticket namin. Tapos pagod pa sa biyahe. Alam mo yun? Yung tipong pagod ka na, buburautin ka pa. Sana magpalit na lang kaya tayo, no? Kayo yung mag-abroad, tapos uuwi kayo ng Pinas. Tapos, kami lalapit sa inyo, kami pupunta sa bahay nyo, and then sasabihin namin na, uy, pingin pa sa lubong, lotion, chocolate, painom ka naman. Tangina, ano kaya mararamdaman nyo? Kung kayo nagtatrabaho dyan sa Pinas, pares lang din tayo rito, sa abroad. Pares lang tayo kumikita ng pera, pares lang tayo na kumikita ng sapat. Pares lang din tayo may mga pamilya na binubuhay. Alam mo yun? Walang masama pag, ano diba, konting inom. Pero, yung kala mo kapag hindi na pagbigyan eh, kala mo sino na kaming mayabang, hindi lang mapagbigyan. Kala mo, sino na mapagmataas. Hindi, ganun eh. Dapat pag hindi na pagbigyan, kayo na mismo magkusa. Diba? O din, kamusta? May pera ba? Inom tayo, sagot ko. Ako nang ako muna ngayon kasi alam ko pagod ka. Ano yung mga simpleng ganun? Real talk lang talaga. Kayo mag-abroad. Tapos kayong uuwi ng Pinas, kami ang manghihingi. Ewan ko na lang ano mararamdaman nyo. Diba? Kaya kami uuwi ng Pinas, makapagpahinga, makasama ang pamilya. Diba? Bad trip eh. Real talk talaga. Kayo mag-abroad. Kayo. Kasi dito sa abroad, ano lang eh, gigising ka, papasok ka, uuwi ka, matutulog. Tapos, repeat lang ulit yun, ulit lang. Maliligo, papasok, uuwi, kakain, magluluto. Alam mo yun, wala kaming katulong dito. Hindi namin kasama yung pamilya namin dito para kami ay pagsilbihan. Hindi katulad dyan sa Pinas na andyan yung mga nanay nyo, andyan yung tatay nyo. Diba? Na anytime pwede kayong pagsilbihan, yung gigising ka sa umaga na
ready na yung pagkain, oh anak, ito na yung pagkain, kain ka na, oh anak, ito yung damit mo, planchado na. Alam mo yon, dito sa abroad, ibang iba. Kayo dito, kami dyan sa Pinas. Kahit sabihin natin na nasa abroad kami. Kami dito, solo flight lang, solo flight. Hindi ka tulad nyo, may kahit paano may katuwang kayo. Pangalawa, tangina. Pag nasa Pinas ka, pag nagkasakit ka, may bibili ng gamot para sa'yo. Dito, ikaw mismo bibili ng gamot para sa sarili mo. Ikaw mag-aalaga ng sarili mo para gumaling ka. Kasi hindi ka basta-basta makapag-absent dito. Kasi dito, mayroon ditong rules na dapat sundin. Hindi ka tulad dyan sa Pinas, anytime, pwede kang ma-absent kahit anong gusto mo. Diba? Bad trip talaga. Ito pa, real talk. Dito, iba-ibang lahi makasalmuha mo. May mga hindi marunong mag-English, hindi marunong magsalita, o may pag-communicate sa'yo ng maayos. Tapos, pag nataon ka pa sa amo na gago, pangalan, pag-itripan ka pa, wala kang palag dito. Kasi nakapirma ka ng kontrata dito, di ba? Kaya grabe. Wala kang palag dito, talagang susunod at susunod ka lang. At tingin nyo ba, pag sinabing abroad, nakapagtrabaho sa abroad, kala nyo mga senyorita at senyorita na kami dito? Hindi. Kasi dito, yung kinikita namin monthly dito, talagang chinachani mo yun araw-araw sa sobrang hirap ng trabaho. Kasi dito, in other words kasi, taga-silbi ka lang din dito eh. Isa lang kasi may kanya-kanyang amo. Malaki yung pagkakaiba ng pagtitrabaho sa Pinas, tsaka sa abroad. Guess nyo ba yun? Try nyo sa mga nakakapanood na ito. Mag-apply kayo papuntang abroad. Kahit saan taon lang, kahit na 6 na buwan lang, may experience nyo kung anong hirap dito. Kaya pag kami uuwi ng Pinas, kami ay magpabakasyon lang. Kasi pagod na yung utak namin, yung katawan namin, sa araw-araw na pagkatrabaho namin dito. Init pa lang, patay na kami. Yung amo pa kaya namin. Mas maswerte kayo kung nagtatrabaho sa Pinas. Dahil unang-unang kasama nyo yung pamilya nyo. Napakaswerte nyo. Hindi nyo na kailangan umalis ng bansa para magtrabaho. Kasi dito, number one na kalaban mo homesick. Pag tinamahan ka ng homesick, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Magmumukmukwa, iyak sa tabi. Pagsasabihin mo pa yung paghahanap buhay mo sa araw-araw. Mayroon mag-adjust kung talagang hindi mo kahit di kaya ng dibdib mo. Kahit minsan, isipin nyo lang. Yung mga tropa nyo, kamag-anak nyo na uuwi ng Pinas. Kamustahin nyo lang. Kahit di kayo mabigyan man kayo, swerte nyo. Kasi makita lang kayo niya, masaya na yan. Kamustahin nyo lang sila, masaya na yan. Kaya sana magbago ang tingin nyo sa aming mga OFW. At sa mga gustong sabihin ang kanilang nararamdaman, comment down below lang kayo mga kabayan para ma-real talk natin yung mga burahot natin sa mag-anak o burahot natin mga kaibigan, lahat-lahat. Kasi kailangan may magbago, di ba? Kailangan natin iparating sa kanila kung ano yung nararamdaman natin. Every time na uuwi tayo, every time na makakasalubong natin sila. So, sa kabila ng lahat, shoutout pa rin sa mga tropa at sa mga kaibigan na nandyan pa rin, hindi na nagbago na. Makamusta lang, kinamusta lang, dumaan ng bahay para kamustahin ako. Hindi sila nag-expect na kahit anong ibigay ko. Shoutout sa inyo, kilala nyo na yung mga sarili nyo. Saludo ako sa mga tropang ganun talaga. Yun talaga yung mga tine-treasure ko. So, hanggang dito na lang. Ang buhay lahat ng OFW. Saludo sa inyo. Peace out, man. Ito, real talk. Kumbaga, pag-uwi mo ng Pinas, suot mo na, nahihingi pa. Talagang pag-uwi mo, pagkakita pa lang sa iyo ng mga tropa mo, ng mga kamag-anak mo. Mula ulo hanggang paa. Titignan nila kung ano yung suot mo na pwedeng mahingi. Diba nakaka-bad trip? Di ba pwedeng sa lahat ng hirap at sakripisyo namin, bumili kami para sa sarili namin. Para pampalubaglo, para magpatuloy sa araw-araw naming pagtatrabaho ng malayo sa pamilya. Hindi, pagdating namin, tangin na. Harbor na yan din, harbor na yan, harbor. Tangin na yun talaga. Ayaw ko na sa inyo. Diba? Bad trip talaga. At isang paalala, bago kami umalis, o bago umalis ang isang OFW, wala kayong binigay.
At wala rin kayong pinadala para pag-uwi namin yung manghingi kayo. At real talk, wala kaming obligasyon sa inyo. Kung ibili kayo, kung magbigay ng pasalubong para sa inyo. Ito pa yung malupit. Pag uwi mo, sasabihin sa'yo ng tropa mo, ha? Ito, real talk pa. Real talk, real talk. O pare, mag-birthday na ako next week. Alam mo na, ikaw na bahala. Katulad nung last year. Ganun ba naman lang sabi sa akin? Nakakabatrip yung ganun, di ba? Ano ako mo eh, para magpa-birthday sa'yo? Dapat ikaw mong painom sa akin kung magpakain sa akin dahil birthday mo yan, di ba? Shoutout sa mga kumukuha sa akin na ninong. Last year siguro na umuwi ako, may nagsabi sa akin, pare, ninong ka ha? Sagot mo na yung kalahati sa reception. What the fuck? Sagot ko yung kalahati. Dapat siya ngayon magpakain sa akin, di ba? Ano yun? Ano ko yung bibingagan? Ito, real talk din to ha. Last month lang, umuwi ako ng Pinas. Nagpabinyag ako, tinuon ko ng weekdays. Actually, Wednesday yata ay mo Tuesday. June 19 yun. Pinabinyagan ko yung anak ko, umuwi ako para binyagan yung anak ko. At maskaso yung birth certificate. Sinadya akong weekend yun para lahat ng kukunin kong ninong-nina. Wala. Para hindi na sila mag-abala at hindi na rin sila mamroblema sa ibibigay nila. Kasi hindi mo na ako marasa ibibigay nilang ano pa konswelo. Apakim-kim pala. So alam mo yun, una ayoko makaabalan ng tao kasi alam ko mga busy na yung mga tropa, di ba? So sinadya ko yun para lahat sila hindi na maabala. So real talk, di ba? Shoutout sa inyo na mga buraot ng mga tropa.